Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, your girl Adrian Gay. So before anything else, I just want to thank yung nag-iisa kong fan. Alam ko hindi nakatawa pero wala lang. Na-appreciate ko lang siya. Share to you my everyday makeup routine. So before the quarantine, ito lang yung makeup routine na ginagawa ko. And even on weekends, nilalabas kami ni Adrian and ng family ko. And even going to the church, ito yung makeup routine na sinusundan ko. So for my base, ito lang yung ginagamit natin. Bello Tinted Sunscreen. SPF 50. Feeling ko super young ako dito. 4 years ko na siyang ginagamit and never ako nag-break out sa kanya. And for my blush on, ginagamit ko is Tarte. Super perfect talaga to sa skin ko. Alam mo yung parang natural lang. Pero naubos na siya. Pinakita ko lang sa inyo kasi gusto ko i-share ang ganda ng shade niya. Insightful from Tarte. So, habang ubos siya, ang ginagamit muna natin is Sunny's Face in the shade of Dull. Pero kapag, ano, dalawa yung choices ko sa blush on. Sunny's Face or yung Sophie. Diba? Super mura lang nitong mga to. Drugstore makeup nga. Drugstore makeup na tawag dun. So, ayun. And for the mascara, Hyper Curl Maybelline New York sa pink. Kikilanganin din natin ito. Lucas Papaw. Para ma-hydrate yung skin. Ay, yung lips natin. Ano pa ba? And syempre, kilay. Kilay is life. Ito yung gamit ko. Diba? Malapit na siya maubos. So, kailangan natin tipirin. Kasi quarantine. Hindi natin alam kung kailan tayo makakabili ulit. And kapag naman gusto mo na pang malakasan, ito yung favorite lipstick ko. Promise hindi kanya iiwan. 24 hours or more. Magstay siya sa'yo. Kaya mga sis, Maybelline in the shade of Ambitious. So, let's start for the base Bello muna. Ay, tanin ko muna yung hair ko. So, share ko rin pala. Pakita ko sa inyo yung mga kulot kong pictures. And ang ginagamit ko lang is this. Magic to mga sis. Nabili ko lang siya sa Mr. DIY for 25 pesos. Before, bumibili ako sa store na accessories. Parang 50 pesos siya each. So, doon na lang kayo sa Mr. DIY. So, pakita ko lang kung paano siya gamitin. Ayan. Tapos, pasok mo lang yung hair dito sa bukas. Ewan ko, sanay na kasi ako dito. Kailangan nyo lang mga masanay. So, ayan. Tinali ko na siya or nilagay ko na yung panghulot natin. So, kung ayaw mo yung parang feeling mo masusunog yung hair mo kapag everyday ka nagkukulot, ito na lang yung gamitin nyo mga sis. Ayan, iikot nyo lang yung hair nyo dito sa loob and then clip nyo lang ganyan. Makapal yung hair ko ha, pero kaya siya isa lang. Kasi pag isa lang yung nilalagay ko, mas ano, mas maganda yung volume niya after. Kapag dalawa kasi parang ang liit, hindi ako mas okay sa kanya isa. So habang nag-makeup tayo, nilagay ko na yung base ko, dagdagan lang natin. Let's talk about life ngayong quarantine. So, nakarelate ako dun sa mga taong medyo in anxiety or parang maraming iniisip during the start of the quarantine. Kasi ako, kaka-uwi ko lang nun from Japan. Siguro 14 days ako nagstay sa Japan. And 5 days after, nag-lockdown na dito sa Pilipinas. So, nagulat ako kasi nung nandun naman ako, parang normal yung lahat. Yung mga tao, ano pa rin, punta pa rin sila sa mall, sa restaurants, ang daming pa rin tao. Kailangan mo pa nga mag-reserve dun sa mga piling restaurants dun sa Japan. So, sa isip-isip ko, hindi naman ganun kadelikado yung ano, yung virus na to. Kasi parang normal naman lahat. Though kami naman, maging conscious kami sa mga actions namin. Nag-mask kami, nag-vitamins kami. Minsan nga OA kasi 3 times a day kami nagva-vitamins doon. Para lang, ano, yung parang alam mo lang na safe ka and malakas yung immune system mo.
Which is feeling ko naman nakatulong. Kasi pag uwi ko naman after the trip, wala ko talagang naramdaman na ubo, sipon, or lagnat. Wala naman. Pero andun pa rin yung fear na baka ano, baka meron ka na hindi mo lang alam. Basta ganun yung mga pumapasok sa isip natin. Pero through God's grace and through yung pagbababad ko talaga sa word niya, nakatulong talaga siya para mawala yung anxiety ko. Kasi after mag-lockdown, mga 3 days yata, parang hirap ako matulog kasi natatakot talaga ako, nakakapranib. Pero ayun nga, yung tip ko lang sa inyo, mag-pray lang and draw closer to God and use talaga yung time na mas mapalapit talaga sa Kanya. And after na naman, it's so comforting to know na andyan lang si Lord para ano, alisin lahat ng fears and anxieties natin. So, next is yung kilay. So, sa kilay, hindi ko talaga alam kung pantay ba ako magkilay. Pero kapag feeling ko naman na okay na siya, inuuna ko yung outer, kung ano yung shape na gusto ko. And then, kapag nagawa ko na yun, super light lang sa inner. So, ayan. Ganyan lang. Di ba wala pang 1 minute, tapos ko na yung kabila. Kasi sinusundan ko lang talaga yung hair ko. Dito naman tayo sa kabila. Ay, naputol. Kapag ina-anxiety or sobra na tayong mag-worry and ang dami ng negative thoughts na pumapasok sa isip natin, siguro let's just take time to pray and grow closer to God during those times. Kasi ayun, feeling ko for me, ayun yung nakatulong sa akin para maging okay and para mawala yung negative na pumapasok sa akin. Napapalitan siya ng promises ni Lord and magagandang bagay na pwedeng mangyari. So, if makatulong sa akin, feeling ko naman makakatulong rin sa inyo. So, lagyan na natin ng kilay. Ay, nang. Tama, lagyan na natin ng kilay ang kilay. So, ayun nga. Mag-start ka lang sa outer kung anong shape mo gusto. And then, feel mo lang yung gitna. Sorry, nandito kasi yung salamin sa gilid. Ayan. Tapos parang hindi pantay, wait. Ayan. Ganyan lang, hindi ako sobrang tagal magkilay. Kaya ko na magkilay ng 1 minute lang. Kasi sinusundan ko lang talaga yung shape ng eyebrows ko. And then, nalagay na ako ng pangkilay. So after ng base, usually kilay na. And then, sa mata naman, kina-curl ko muna siya. Super sanay na akong mag-curl. Alam mo yung kahit nakapikit ako, alam kong paano mag-curl. Kasi bata pa lang si sis, kikay na. Tsaka dati may parlor yung mami ko. Nakikita ko yung mga angels namin. Sila Ate Chanel, sila Ate Angel. Ayan. Nakikita ko sila kung paano sila mag-makeup. So, natuto ako bata pa lang. After, let's put the mascara. So, after natin i-curl yung hair natin, ganyan-ganyan. Diba iba yung ano, iba yung aura natin kapag merong mascara or naka-lift talaga yung eyelashes natin. Kasi parang nabubuhay yung face natin. Sometimes na eh, kapag tamad na tamad talaga ako, ano lang, ito na lang, magsasunscreen na lang, tapos iku-curl. And then okay na. Tsaka pala lip tint. And then okay na. Kasi lakas makaano, makabigay ng powers tong eyelashes. So ano ba yung mga pinagkakaabahan nyo during this quarantine? Ako naman may work pa rin, work from home. And very happy ako kasi ngayon ko na-realize na nasa right company ako. Kasi sobrang mahal nila yung employees nila. Nagbigay sila ng advance treatment. Tapos tuloy pa rin yung salary. And thank you talaga kay Lord kasi dun niya ako nilagay sa company na yun. And sinetap ko lang yung light kasi medyo madilim dahil magagabi na. So ang nangyayari pa lang ngayon is naglagay tayo ng base. Bello. Nagkilay tayo, yung ginamit ko, yung face shop.
Ayan. Nag-curl tayo ng eyelashes and naglagay tayo ng mascara. And then after that, ang ginawa ko is naglagay ako ng blush on. Ang ginamit kong blush on ngayon is Sophie Magic. Ano ba ito? Sophie Magic Pink. Alam ko sikat na sikat to kasi sobrang mura niya. 75 pesos lang to dati. Ngayon yata 150. Sobrang sikat na sikat to dati kasi super natural lang ng look niya. Parang tisay lang si girl. Ganun. Tapos hindi ako minsan ako kontento sa blush on kaya nag-a-add pa ako ng konti-konti and dab-dab lang. Parang ano lang, drunk blush. So after ng blush on, curl ko nga ulit to. Parang hindi pa ako satisfied sa pagtaas niya. Lakas kasi makagive ng power nitong eyelashes kapag ano siya, naayos mo talaga siya. Kaya dati nagpapalagay ako ng eyelash extension. Kaya lang nagpo-fall off yung hair. Kaya tinigil ko muna. Ito yung result nung nilagay natin to. Nagkaroon lang siya ng volume. Pero feeling ko hindi siya masyadong nag-curl. Kasi 5 to 10 minutes pa lang yata natin siya nalalagay. And usually, sineset ko to. Excuse me. Sineset ko to for 30 minutes to 1 hour. Yung habang nagda-drive ako to work, nakaset siya. And kapag dating sa destination, saka ko lang siya tatanggalin. So, lagay natin siya ulit and magchikahan muna tayo. And gusto ko pala i-share sa inyo yung naging food drive namin for the homeless and less fortunate. So, nag-start lang talaga yun nung nag-chat yung friend ko and high school classmate, si Patrick. So, shout out kay Patrick. Grab driver kasi siya and nag-chat siya na marami pa rin daw siyang homeless na nakikita sa daan. So, ako, sabi ko, ano kaya yung pwede nating matulong? Kasi gusto ko talagang, tumulong. Kaya lang hindi ko alam kung paano. Tsaka, feeling ko hindi ko naman kaya ng ako lang. Kaya, thank God, kasi binigyan niya ako ng opportunity through that group na mag-organize ng feeding program. So, after that, usap na kami kung ano yung mga plans. And nagulat kami, wala pang 24 hours. Wala pang 24 hours, yung plan namin na magpakain ng 700 na homeless for a week. Kasi ang plan lang talaga namin is 100 homeless for a day within 1 week. So, that's 700 homeless na. Na naging 1,600 na yung napakain namin. Dahil yun sa generosity ng mga donors. Tapos ako kasi may nakikita kong mga post sa Facebook na yung mga pagtulong daw, hindi na dapat pinupost sa Facebook. Pero kasi kami, pinost lang talaga namin yun. Kasi may mga donors kami na gusto ring malaman kung saan ba napunta yung mga dinonate nila. So, for me, that's the main reason kung bakit ko pinupost and ina-update sa social media ko. And hindi naman ibig sabihin, pinost mo yun kasi gusto mo mag-brag, ikaw nakatulong ka. No, hindi naman ganun. Siguro dapat ngayong quarantine magkaroon din tayo ng open mind para hindi puro nega yung nasasabi natin or napopost natin. Na instead of that, gamitin natin tong platform na to inspire and to encourage other people na kahit maliit na bagay, basta may heart ka na tumulong, malaking bagay. So after curling my hair for 15 to 20 minutes using this one, ito yung naging result niya. So for me, not bad. Kasi ito naman yung gusto kong ma-achieve. Yung nagkaroon lang siya ng volume and big curls. Kapag di ka naman na contento, pwede mo naman siya ulitin. So bukod sa hindi nag-dry yung hair ko, nakasave ako ng time. So, lifesaver talaga to. So, that's it guys. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe, comment down below, and like. Bye!